Malayo na ang next lap natin. 380 kilometers na. Kaya kinakailangan ikondisyon natin ng mabuti yung ating mga ibon. Ito lang ang mga ibinibigay natin sa kanila. Nakabind yan ng probiotics, best choice. At ito, yung mahiwagang bulitas. Welcome back mga Lodi. Salamat sa pagbisita ninyong muli dito sa ating channel. Sa dalawang ibon na isinali natin sa NDR na ito na Southwards, isa na lang ang natitira sa atin. Yung una, kamukha nito, napitas na. Hindi na siya nakabalik. First lap pa lang. Nabalatan siya sa balatan. Yun kasi ay malayo ang distansya talaga. Nasa 100 kilometers mahigit ang last toss niya mula dun sa first lap sa balatan. Kaya naawit yung ibon na yun. Ayan yung pool sibling niya na paris nitong si Barats na survivor natin. Yun nga pala, first lap at second lap, butas si Barats. At ang malupit nun, yung second lap, apat na araw siya bago nakauwi. Pero nung third lap, napakabilis niya. Na-i-clock na lang natin siya ng 800. Pero kung na-i-clock agad yun, nasa mga 1-1 pang speed niyan. Ang ipinapakita ko naman sa inyo ngayon ay ang mga magulang ni Barats. Mga ibon yan ni Chef Berhel na itiniwala sa atin. Buti na lang at nagtitiwala pa rin siya sa atin. Hindi pa niya kinukuha yung mga ibon na yan. Kung tatanungin ninyo ako kung bakit ibinibreed pa rin natin yan, dahil ayaw ng kasagutan si Barats at yung mga naunang kapatid niyan, mamaya ikukwento ko sa inyo kung ano ang naging achievement nila dito sa loft natin. Kaya sana yung narating ng mga kapatid ni Barats, malampasan niya yun. Kaya kinukondisyon natin sila ng mabuti. Sa intro ng ating video, yung patukan natin, yung palang mga pictures na yun kay Master Julius Rabino, halos ganun din ang ginagawa natin. Hindi ko na lang na-videoan. Nagdadagdag tayo ng soft at ng mani. Pero naubos na yung mani na binibigay natin. Ganito dapat kalakas. Kung meron pa tayo, ayan mga Lodi, oh, ganyan. Oh. Lumang video natin ito, kuha yan. Nung SDR, unang sabak natin, si 727 yan. Bago ang loading niya sa matnog. Punong-puno ang butsi niya ng mani. Pero mali pala yun. Batay sa mga master ko ay dapat 5 piraso lang. Eto na mga tropa. Ang ipinapakita ko sa inyo ngayon ay yan si Victoria, yung pool sibling ni Barats. Nawala ang ibon na ito sa matnog sorsogon. Pero first and second lap, clock siya. Noon nga lang third lap, sa ayan no, pinapakita ko sa inyo sa Sorsogon City, na cut off siya. Ito naman yung kapatid niya na si Happy. Nag next day bird itong ibon na ito. Napakaganda nung kwento nung pag next day nito, dahil kinabukasan may dagit pa siyang kasama. Ito nga pala yung clocking niya, pinagtripan natin siyang i-clock 98 na lang. Kinabukasan na kasi yan. Dito na tayo muli sa ating loft. Inoobserbahan ko ang rondahan ni Barats. Ayan. Nagtataka lang din ako sa mga ibon na to. Kasi may mga breeder na may mga itlog. Kaya mabilis na silang dumapo. Hindi na nababatak sa rondahan. Pang 5 to 7 minutes na lang. Dadapo na yung mga yan. Kahit na anong gamot ang ikarga natin sa kanila, talagang ganun na siguro sila. Yung panamang pito sa mga iyan na rumoronda, pang SDR natin. Kaya lang may mga kaparis na para ma-motivate lang sila. Yung dalawa dyan, halos lahat yan. Nagsipag-itlogan na, pinagtatapong ko na nga.
Pati si Barats at yung pares niya, eh may itlog na rin yun. Kaya lang, eh, dahil sa matagal na hindi nakauwi si Barats, 4 na araw, eh tinayuan nung kapares niya. Pero nilimliman pa niya ulit yun. Eh si Barats, mga lodi, oh, gutom na gutom lagi itong ibon na to dahil kargadong kargado ito sa gamot. Bagaman hindi pa loading, nag-a-alternate tayo ng bigay sa kanya. Binibigyan natin siya ng Bitabuli, ng Supra, at yun nga, araw-araw ay nakabind ng probiotics. Hindi na makakauwi yun! Umepal na naman itong mga haters natin. Panira talaga ng pangarap. Pero ang pangarap natin sa ibon na to, ma-break man lang niya yung record nung kapatid niya, nung mga kapatid niya. Dahil sa matnog na wala sila, eh halos kapareho na ng distansya nung matnog yung bulan sorsogon. Makauwi lang siya doon. Masaya na tayo mga lodi. Achievement na sa atin yung personal achievement na natin yun. Kaya yung mga magulang niya, nasa atin pa rin. Sinusoli ko na nga kay Shep eh. Sabi niya, ibrid ko pa. Yun ang ginagawa natin. Ayan namang ibon na yan. Yan yung naka-MacArthur natin, anak ni 727. Ito nga pala ang distansya nung matnog mula sa loft natin. 387 kilometers. Mantakin ninyo ang dadaanan ng mga ibon na yan. Dagat! Kaya itong kailangan natin mga lodi. Karate! Karate! Tai Chi! Ewan na lang natin kung ma-absorb ni Barats yung mga ibinibigay natin sa kanya. Lalo na yung mga gamot, yung Bitabuli at yung Supra. Pati naman eh. Mamaya maghahanap ulit ako sa palengke, naubusan kasi tayo mga lods. Damay na rin itong mga flyers natin dito. Pati sila nakakakain ng mani pero para makatipid tayo, halos isinusubo na lang natin katulad nung ipinakita ko kanina sa inyo. At namimiss nga pala natin itong ibon na to, si 727. Wala na ito sa loft natin. Naroon na sa loft ni Chef Berhel. Binibrid niya na yan. Dito ko nga pala kinuha yung pangalan ni Barats, mga lodi. Sa karakter ng ML. Ayan o, si Barats, o, napakalaki. Lumalaki pagka na nagagamit yung mga skill niya at nakakapatay siya. Kahit ng mga minion, lumalaki siya. Nagagalit pagka na lumalaki. Subaybayan ninyo muli mga lodi. Salamat sa panunod ninyo. Hanggang sa araw uli ng pag-aabang natin sa araw ng Linggo. Abangan ninyong susunod na episode.